What's up mga pa-jack? So dito ako sa RD Cycle at bike check natin itong Aggressor Expert. GT ay kilala pagdating sa mga BMX. Sila ang kauna-unahang gumawa ng BMX in year 1970s. Marami silang pinasikat na GT BMX tulad ng Mach 1, Performer, Dino at di nyo ba alam pati ang GT Aggressor ay kasama dito. Way back 90s, BMX lang yung ginagawa sa Aggressor. Pero pagpasok ng 1994, gumawa na sila ng mountain bike na Aggressor. Pagpasok ng year 2000, naglabas ng Aggressor 2.0 at 3.0. So till now, may gumagamit pa rin yan itong grupong GT Pilipinas. So shoutout nga pala sa mga GT Pilipinas. Ang GT Aggressor ngayon ay nilabas na bilang entry-level mountain bike. So, wala na yung 2.0 or 3.0. Ngayon, ang model is Sports Comp Expert. So, yun yung mga model lineups nila. At 27.5 ang tires. So, ating review na itong GT Aggressor Expert. So, ang components na itong Aggressor Expert is naka-Alto siya na 8-speed. So, nakita nyo naman sa basic. Actually, mas mataas siya ng konti kay Tourney. So, ito kasi sa Shimano Altus na 8-speed. So, nakita nyo, it's a 8-speed. Kasi, so, it's a material na ito sa steel. So, medyo may kabigatan siya. Pero kung compare mo sa everyday na ginagamit mo, okay na to. Kasi kung hindi ka naman talaga nagko-compete, okay itong Altus. Sa kanya, yung crank na nakasalpak sa kanya is a Altera na 3x. So, it's a 3x na Altera. So, parang siguro itong Altera na ito, similar din lang ng series ng Shimano. So, I think it's 42. 42 ang pinaka-biggest na ito at 36 yung second chainring niya tsaka yung pinaka-maliit 24. So, ito ni kanyang FT. Kita nyo. And also ito yung color ng same ng kay Ian si Aliahon kung nakita nyo syempre yung pinaka signature naman nito ito is yung triple triangle. So bakit tinawag yung triple triangle? Ito yung triple triangle, it's this one, 1 2, yan 2 yung real triangle and 3, this one's the 3. So ito yung pinaka signature na series talaga ng GT. So dito sila nakilala yung sa tibay at durability talaga ng GT. So meron din siyang abang dito. If ever gusto mo siya lagyan ng carrier or truck, meron naman dito ang abang. So yung kaganda na itong Aggressor. So it's basic. O nagka-cockpit set naman tayo. So ang cockpit naman niya, itong brake naman niya is a Tektro na mineral oil. Almost similar lang naman siya ng Shimano non-series. Kaganda na ito. Sorry. Alam ko pwede rin yata siya yung brake pass na ito pang Shimano. So, compatible din siya. Tsaka, guys, alam nyo ba itong Tektro na ito? Yung napakatibay talaga kasi subok ko na talaga ito. Yung ginamit kong Tektro na galing dati sa Specialized ko, sinilipat ko kay Airpat hanggang ngayon buo pa rin. And ganda pa rin i-press. So, solid talaga, matibay. Kung sabihin mong ano, pang hindi pang compete, pang everyday, not bad ang Tektro. Naka-single din siya, single piston. And ito, ang kanyang shifter is, ayan, shifter is also Shimano. So, set na, I think it's also Altus na 8-speed. Handlebar is also, I think since na, basic lang to. Maybe it's Altera din, kasi yun ang pinaka-ano ng GT sa mga parts. Altera rin na aluminum. Ang stem niya is, I think sa 70. Hindi ako nagkakamali, 70 ang haba nito. FD shifter niya is a 3x. And the GT. So, ayan ang GT. Okay, pasok naman tayo sa fork. Ang fork niya is a Suntour XCM30. So, it's a coil type. Pero may lock siya. So, makita niyo. May lock dito sa upper fork. So, pwede mo siyang ilock.
kung gusto mo na nag-move yung rebound, open mo lang siya and then pwede mo lang siyang ilock. Gusto mo parang rigid lang kung nasa road ka lang. And also, dito na tayo sa rim. Ang rim naman niya is a WTB SX19 27.5. So, ito yung pinaka basic ng WTB na series ng rim. So, quality, okay din WTB. So, matagal na rin to. Branded din. Quality rin yung ano niya. So, may, siguro may kabigatan lang talaga since na ito nga talaga yung entry level ng WTB. Hub niya is usually sa basic. Entry level lang. Yan, skiver type is ito. Naka 100 lang siya. 100 by 9. The piston ng Tektro. And then also, this is a external cable siya. So, makita mo, it's external cable type ng aggressor. So, this is a small size. So, sa mga size na mga maybe 5.1 to 5.4 pwede ito. 5.5 pwede rin naman. Mga patulad natin ng matakang. Ano daw? Okay, the price nga pala nito. Syempre, ito na ang hinihintay nating lahat. So, price range na itong GT Aggressor Expert is nasa 25.5. So, not bad, di ba? Sa price range nito at sa brand na ganito na GT sa 25.5, worth it. Panalo. So, sa durability, everything, naka-hydraulic na siya. 3x8, also ang group set niya, solid. Tapos, malakalak. Lockout pa yung pinaka-fork niya sa XE30. Same time, everyday use, solid to. Alright, thank you for watching guys. Subscribe and like my channel. This is John.